mga kabayan, kumusta kayo? Welcome back to another vlog. At makikita natin yung ating munting farm na ginawa. So, bumili po tayo ng chicken net. Chicken net po ang tawag dito. So, matibay po ito. Maulanan, makuan. Talagang pang durable. Durable talaga. Ang isang metro nitong chicken net na to is nagkakahalaga ng 63 pesos. So, makikita nyo po sa mga poultry supply, hardware supply. Hanapin nyo lang po yung ganitong quality ng chicken net. Matibay po talaga to. So, mabasa, maulan, durable po. 63 pesos per meter po. Dito po sa San Fernando La Union. Ha? So, disclaimer lang po, iba-iba yung price ng chicken net. Kung ibang town tayo. Pero at least magkaroon kayo ng idea kung magkano yung itong ganitong chicken net. Matibay po yung ganitong style na chicken net. 63 pesos per meter. Ngayon, mapapansin nyo po mga kabayan na yung pagkakalagay natin ng lupa is dito sa labas. So, bali tinakpan natin yung ito yung chicken net natin. Tinakpan natin na paganon. Kasi, bakit? Kasi manok itong mga to eh. Manok po itong mga to. Pagpapasok kasi, kakaykayin nila. Di, kung makakaykay yung lupa nilagay natin. Ngayon, pag nasa labas, hindi po nila makakaykay. So, yun po. Pag binabalak po ninyo yung pre-range chicken. So, bali pre-range pang ginawa natin. Nung maliit po sila, nilagay po natin sa ganong kulungan. Yung pang sabong. At ngayon, 13 days old na. Yung mga malilit na yon, may sasupo tayo at broiler. So bali total of nasa kwan po to eh. Nasa 18 chicken po yung nandito sa atin. So nag-umpisa lang po tayo sa 18 chicken. So actually itong apat na broiler natin is ready for harvesting na. So ang importante dito dahil backyard naman tayo, malaya na silang makapaggala dito. So, ikot-ikutin na lang nila itong bahay na ginawa natin. So, kahit dito ko na maglagay ng pagkain, tapon mo lang yan. Pwede. O yung mga pinagugasan nyo ng pagkain, syempre may mga konti-konting kanin. Pwede nyo nang ipakain din yan. Pwede na. Yung mga baso-basura pa. Pwede lang. So, at least kung may kids pa kayo na ganito, nalilibang. Natututo sa murang edad, katulad itong makulit na bata na to, is gustong-gusto niyang makipaglaro dito sa chicken na to, so pwede siyang pumunta doon. Ayan. So pwede siyang, nalilibang po siya dyan. Gusto niya magpakain. So gustong-gusto niya dyan magpunta. Kaya ito na din po yung, kumbaga, stress reliever namin. At the same time, madami tayong chicken ngayon. So, kung kayo ngayon, kung pwede natin gawing negosyo ito, maliit negosyo. So, nakikita nyo po yung mga kulay brown na yan. Sa supo yan. Good for meat and egg production po yon. Bakit ka mo magandang alagaan itong mga saso? Kasi nga po, ang isang sisiu lang po is nagkakahalaga ng 80 pesos. Pataas. Depende pa po yan kung magandang breed yung saso natin. So, ibig sabihin, kung may 1,000 na in-incubate nyo at naging 1-day old chicken at ibebenta nyo ngayon sa mga poultry supply, so 80 times 1,000, may 80,000 po kayo agad-agad doon. So, kaya maganda po yung saso for meat and egg production. Kaya patok pa rin. Kaya kung manonood po kayo sa mga ibang channel ng agribusiness or whatever na channel na yan tungkol sa farming, isa sinasabi nilang productive pa rin ang mag-alaga ng pre-range chicken at kung ano-ano man. So mapapansin niyo yung broiler natin or yung 45 day chick natin is ginawa na nating pre-range chicken. So sana nagustuhan niyo yung ating episode ngayong araw na to at pinalaya na po natin itong ating mga manok. So at the same time, ang pinagkakabisihan po natin is may tanim po tayong okra ngayon dito. At may kalabasa po tayo ngayon. Kaya lang, pinopromote po kasi natin yung organic na pagtatanim.
kaya hindi po tayo gumagamit ng pesticides or whatever. Natural lang natin ang ginagamit natin. Ang problema dito sa kalabasa is yung butterfly bud na sinasabi nila. Ito yung mga ganito, yung mga yellow bud na yan, kinakain yung dahon. So yun ang problema po namin dito ngayon. Pero yung okra, nagtataka po kami, is okay naman, pausbong tayo, patayo na sila. 1 week lang pong naita-transfer yan, pero patayo na po sila. At mukhang ayaw po nung peste na yon, kasi baka madulas itong dahon nito. So yan, yan po. In the near future po mga kabayan, makikita po natin dito na magkakaroon na din po dito ng talong, ng sili. Dito, magkakaroon tayo ng sili, talong, mga ganyan dito. So, in the near future, yan po. At mayroon din po tayong itinransfer na na banana dito. So, dadami po yung banana natin. Actually, organic. Lahat organic kasi pang-consumo naman po natin itong mga kwan. Ayan po, kapalit yung bata. So, actually, yung saging po natin, matataba po itong saging na to, yung yellow, at matatamis. Kaya lang maliit lang po ito, hindi masyadong mahaba. Pero, masarap po yan na saging. Talagang garanti sabog, sumasabog yung sarap niyan. So, yun lang po. So, magpapaalam na po ako at i-update ko po kayo ulit bukas. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button para updated ka sa mga bago. Maraming salamat and God bless.